Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. On at kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo po ang lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Ay papakinabangin mo kami ng iyong pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna po sandali. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat nina Louie, Lenny, Carmela at Andre Reynoso, Maria Cristina Bernardo at pamilya, MFVD Dental Clinic, Edwin and Dory Faustino, Maria Teresa Valderrama at pamilya, Louie, Jock and Dr. Medrano, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alencastre. Para sa natatanging kahilingan nina Dr. Jaime, Catherine and David Andrew Pulumbarit, Angela Shane and Andre, Lawrence Angelo Caparaz, Renato Castillo at pamilya, Rose Vicente at pamilya, Christian Dayao, Jefferson Gang, Irene Samaniego, Benzon Gang, Gerardo Trilliana, Alvin Salsos, Alvin Abigail at Annika Borja, Marivic Tantoco, Aristotel Atienza, Elena Oliveros, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Zarina Soriano, Carlota Canilao, Guidance and Protection of Bernal Family. Para sa maagang pagaling ni na Estrelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banyes, Ricky Dauba, Roselina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirna Vidal, Angeline Peña, Mia De Los Reyes, Oliver Quizon, Richard Ortiz, Evelyn Derama Zagala, Dolores Tantoco Sauder, Carmela Marie Reynoso, Attorney Erwin Angeles, Richard Rodelas, John Arthur Angeles, Arnold Blanskisco, Danilo Jacinto, Marivic Cayabyab, Francisco Cagayan, Marilyn Lopez, Fujima Jem Cortez, May Chris Eclipse, Merly May Eclipse. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Maria Prosperita, Romulo, Josefa, Pedro, Paula, Josephine, Dominador, Felicita, Jose, Edgardo, Pedro, Erlinda, Webina, Martin, Manuel, Emil, Hermenegildo Gilbert, Sister Nene, Brother Juanito, Sister Julie, Sister Ophelia, Consolacion, Venibaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Levi, Oliva, Aurora, Hazel, Herminia, Maria Naneth, Mamerto, Architect Francisco, Gabriel Anika, Marinel, Leia, Jovit, Remigia, Norma, Hermohena, Josefina, Juana, Maria Therese Pauline, Kenny, Ramon Sr., Dolores, Isidra, Agustin, Aurora, Neri, Rita, Jose, Orlando, at Crispin.
Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumain niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming lumikha, Ama naming makapangyarihan, ipinakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leyon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito.
Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito ay may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito ay may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako ay nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Iyong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinananatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Tayo pong lahat, dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Tayo po ay tumayo at bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay, tayo po ay nasa Biyernes ng 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon po yung huling araw na makikita nyo po na nakakulay berde. Kung bukas ay gugunita ay natin ang Mahal na Berhen, no? Pero kung pangkaraniwan, hindi, green pa rin po bukas. Pero bukas ng gabi, no? Ang simula ng ating unang linggo ng Adbiyento, kung saan ang kulay ay lila, no? O violet. Pasisimula natin ang pagsisindi ng Advent wreath. Unti-unti, makikita na natin na magkaka-Christmas decor, no? Ang mga bahay, ang simbahan, at kung saan-saan. Simula ng papalapit na Pasko. Ngunit, bago tayo sumapit sa kinakasabikan nating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ipinapaalala muli sa atin ang mabuting balita na ito ay narinig natin noong 33 linggo sa karaniwang panahon, ang tungkol sa wakas. Tandaan natin, mga kapatid, na ang lahat ay maluluma. Yung bagong bili mo na damit, luluma yan. Yung bago mong bili ng mga bag at kung ano-ano, maluluma yan, masisira. Yung bago mong biling ilaw, yung bago mong bili na electric pan, lahat ng ito, no, masisira, matatapos, maluluma. At sa buhay natin, tandaan natin na ang lahat ng mga bagay, no, ay lilipas. Nung bata tayo, wala naman tayong ibang inisip kundi maglaro, mag-aral. Pero habang tumatanda tayo,
nai-stress na tayo sa trabaho. Bukod doon, iisipin mo ba yung pambayad ng upa, pambayad ng bill ng kuryente, pambayad ng bill ng tubig, ng internet, ng pagkain araw-araw. At bukod doon, nadadagdagan na yung wrinkles mo sa mukha. Pumuputi na yung buhok mo. No? At unti-unti nang dumadami yung gamot mong binibili dahil meron ka ng maintenance. No? At ang mga bagay ay napaglilipasan na ng panahon. Dati, wala namang cellphone. Yung telepono, yung diikot pa. No? Yung TV, naka-aparador pa. No? Wala namang flat screen TV. Dati, nung nag-evolve ng kaunti, the keypad, na hindi naman naabutan ng mga kabataan natin. 5110, 3110, 3210, 3310, mga ganun yung cellphone dati. No? Pero pag ganun pa rin yung cellphone mo ngayon, anong sasabihin sa'yo? Makaluma ka na. Hindi ka na in. No? Kaya, pag nakadamit ka ngayon, no? Na yung bestida, no? Mahaba yung damit mo, sasabihin sa'yo, huwa ka ng losyang. No? Matanda ka na. Dahil lang in na ngayon, paiksiyan, no? Pa-revealing. No? Kulang na lang, ipakita na lahat. Pero mga kapatid, sa mga bagay at sa buhay natin, kung may lumuluma, kung may lumilipas, kung meron nang nawawala sa panahon, isang bagay ang sinasabi ng mabuting balita sa araw na ito. Lilipas ang lahat, lahat ng nasa langit, ang lahat ng nasa lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. It will not pass away. Tandaan natin, yung mabuting balita na ating naririnig araw-araw, linggo-linggo, hindi naman ito nasulat nung kamakailan lang eh. Ito ay nasulat 2,000 na ang nakararaan. 2,000 years ago. At hindi tayo yung pinatutungkulan ng mabuting balitang ito. Isinulat ito para sa mga Hudyo noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, minsan, sasabihin niyo po, ano ba yun si Father? Nagpaparinig. Ano ba yun si Father? No? Nangungonsensya. Ano ba yun si Father? No? Merong pinapatamaan. Pero hindi. Ganoon kabuhay ang salita ng Diyos. Ganoon kabuhay, no? Na kahit magpasa hanggang ngayon, kahit hindi naman tayo yung pinatutungkulan ng salita ng Diyos, para wari ba'y kinukonsensya tayo? Wari ba'y pinaparinggan tayo? At nanunuot sa ating puso't sa ating isip, sa ating buhay, ang salita ng Diyos. At mga kapatid, hindi yan matatapos ngayon. Kahit ipagdiwang pa natin yung 10,000 years, no? Ang salita ng Diyos ay mananatiling buhay, relevant, no? At gumagabay sa mga tao. Kaya nga, yung kahapon, pinagnilayan natin, no? Ang sinabi ko, huwag kayong umasa sa mga hula-hula, sa mga pampaswerte, no? Kundi bagkus, ang maging gabay natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil kapag ginawa natin na batayan ng ating buhay, ang gabay ng ating buhay ay ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, hinding-hindi tayo maliligaw ng landas. Alam natin, tayo ay nasa tama. Kung gagawin natin na sentro ng ating buhay at gabay, ang salita ng Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat.
Tinatawag na yun ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan nawa ay makatugon sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, nawa ay sama-samang kumilos para mawakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, nawa ay higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, nawa ay pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, nawa ay maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya, sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ay nasa bahagi ng pagdiriwang ng liturya ng Eukaristiya. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming banal na alay, na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at biwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at Denis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Nomer. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ang Mahal na Berhe ng Bundok ng Carmelo, ni San Jose,
ang kaniyang kabiyak ng puso. Isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming binananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso, sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Lumuhod po ang lahat. Oratio Imperata tungkol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito, na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan. Bagkos ipagadya mo kami sa panganib at kasamaan, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Iyukon natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan. Itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo sa aming hantungan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.